Chicken ulit, chicken. So, kumain na lang, kumain, kumain. So, ayun po. Hangga ko din siya, guys. Ano siya? Ano to? So, sino magpamain? Kumain, kumain, kumain. Kumain na lang po, kumain. So, sino po unang magpapamain? Ay, hindi lang po 50% ang magbibigay ko sa inyong discount. Yo. Hello, guys. Good evening. Magandang gabi. Maayong gabi, eh. Sa inyong tanan, sa inyong lahat. Minasang. Kumbawa. So, kaka-uwi ko lang, guys. Nagaling-galing akong work din. Dumiretso ako sa supermarket. So, nang hunting tayo ng mga discounted na makakain natin. Mga ulam na kakainin natin. So, hindi lang ngayong araw. Sa mga susunod na araw. So, tignan nyo, guys. Ang laki ng natipid ko sa mga nabili ko. Kasi dito sa Japan is everyday. Meron silang ginagawa ng mga foods, niluluto. And then, yung expiration niya is hindi natagal ng isang linggo. Mga isang araw, 2 days, 1 day lang. Kaya, discounted siya, guys. So, para makatipid kami na nandito sa Japan, yun ang binibili namin. Mga 50%. At minsan pa, hindi lang 50% yung discount ng product. So, tignan nyo, guys. Nag-hunting tayo ng mga discounted products. And ang laki talaga ng tipid ko, guys. Mahal kasing bilihin dito talaga sa Japan. So, hanggat maaari is yung mga discounted ang mga binibili natin. So, tignan nyo, guys, yung mga nabili ko. Few moments later. Tingnan natin mga pinamili natin. Eternity later. Ta-da! So, ayan guys. Nakita yung kulay pula na sticker. Ang ibig sabihin yan, ang basa niyan sa Nihongo is Hangaku. So, ang ibig sabihin yan is 50% off siya. So, nabili ko siya ng half ng kanyang original price. So, ang original price niya is nasa kulang 400 and then nabili ko lang siya ng kulang 200. So ito siya, ayan. So sa mga nandito at bago pa lang po sa dito sa Japan, so paano kayo makatipid? Is hanapin yung may mga sticker na products na nakasulat na ganyan. Isabihin yung 50% off siya. So nakatipid kayo ng 50%. Ayan. So itong pinakita ko sa itong una is ito siya. Hiwa-hiwa na siya na ano, nahiwa na siya ng few moments later. Part ng laman ng chicken. So, nakabili din tayo nung may timpla na yan. May timpla na chicken. Teriyaki nakasulat. Teriyaki siya. So, meron din siyang nakasulat na hangga ko yung pulang sticker, no? 50% din yan, guys. And then, may salmon din. Luto na siya. Luto na siya. Yung una ko pinakita is raw pa lang siya. Pilutuin pa lang. So, ito, salmon. Nakalagay dito is, base dito is premium. So, premium siya, guys. Kaya yung presyo niya is mahal, no? 580. Dalawa yung presyo nakikita nyo, diba? Ito yung walang presyo nang wala pang tax. And then, itong nasa taas, yun yung presyo kapag may tax na siya. So, ganyan yung makikita nyo na sticker nila. Dalawa yung price. So, ito yung pinakababayaran mo, yung may tax. Galing na rin yung mas. Ayan. So, salmon. Grilled. Nag-grilled na siya. Luto na siya. So, pwede na siyang kainin. So, yun na. Sinasabi ko sa inyo, guys. Is, ito yung ano niya. Expiration niya, no? Hanggang ngayon lang, ngayong araw lang siya. Pero pwede pa siya. Pwede pa siya bukas or freezer. Para ma-preserve siya. Sa freezer siya ilalagay. And then, bukas pwede yung ano, initin. Oven. Next, guys. Ta-da! Eto naman. Lanyo to. Ganito yung tuhog-tuhog dito sa Japan. So, eto is, ang base dito is Ebi Dango. Sa Pinas to, eto yung Ebi. Shrimp. Shrimp balls sa Pinas. Diba meron tayong fish ball, kikyam, squid ball. Ito naman is shrimp ball. So, yan yung tugtog nila, oh. Ang galing, ano? Ayan. So, breadcrumb siya na may kulay. Ewan ko kung anong, bakit, paano nagkaroon ng kulay. May sesame. So, tatlong klase to sa isang stick. Pero, isa lang yan. Squid ball lang yung parehas. Pero, meron siyang breadings, no? Yung isa is, may breading siya na merong sesame. Black sesame. Then, sunod is yung plain lang siya na kulay orange. And then, next is yung nori. Kulay green. There's more! Tada! Diba, hanggaku? Hanggaku. 50%, guys! So, look! Now, look!
ano sa sahig. Ito is... Ito is yung aburi yaki chicken friend. So, ang tawag sa kanya is aburi yaki. Meron siyang ano, chicken siya, part siya ng chicken. Ito guys, na ionized na dalawang iwa siya. So, ito yung original price niya. Nakapit ulit tayo hanggang po 50% to guys. 50%! Excuse me. Ito is mackerel. Sa Nihongo Isaba. Mackerel. Na grilled mackerel. Dami na. Ilan na tayo? Pang ilan na yun? 1, 2, 3, 6 na lahat. Few moments later. Hangga ko guys. Another 50%. Aji. Yung base dito is aji. So ito yung original price niya, 430 yen. So dahil hangga ko siya guys. 50% lang yan. So ready to eat na din to. Initin mo na lang. Ito ay grilled na siya yaki. Pag may nakita kayong ganyan, grilled na siya, grilled. Aji is yung galunggong sa Pinas. Galunggong siya. Chicken ulit, chicken! So, pamain na lang, pamain. So, ayan po, hangga ko din siya, guys. Ano siya, ano to? Teriyaki chicken na hiwa-hiwa na daw, nung nakalagay dito. So, ready to eat na din to, initin mo na lang. So, dahil hangga ko siya, ito yung original. Ito yung price niya. Lagi natin titignan pag nasa Japan tayo, yung price na may tax, dahil yun yung babayaran natin. So, usually talaga, mas malaki yung sulat na presyo nung ano, wala pang tax. Kesa dun sa mismo babayaran na price, which is yung may tax talaga. So, 322 siya guys. So, nabili lang natin yung 50%. Pamain na lang, pamain. Oh, may tawad pa. 50% nabili ko. So, sino po unang magpapamain? Ay, hindi lang po 50% ang magbibigay ko sa ng discount. Daw, charot. So, next is, ito naman. So, parang high class din siya na palme. So, today na lang din siya. Pwede pa to guys. Basta lagyan lang sa freezer. So, ang nakalagay dito dahil sa sticker niya, Canada, ng flag ng Canada. Diba? So, itong kanin nito is from Canada. Ito is Karubi. Woo! Parang yung Karubi narinig ko lang to sa pagkain ng mga Korean. So, Canada-san. Canada ang base dyan guys. Sang. Parang pagalang. Or, basta yun na yun. Canada-san. Parang, pangalan mo, may sang. So, dahil siya guys ng Canada. So, tingnan natin tayo kahit dito sa Japan. Nakatikin na tayo. Canada made na product. Mine. Ito is Ebi fry or sa Pinas ito ay ang ebi ay hipon na may breadcrumbs na pinirito. Oh, diba? 50% din guys, oh. And like I said kanina, yung may tapos nang titignan yung maliit ang sulat. 2, 1, 4 divide 2. Yun yung presyo na nabili ko siya. And guys, try nyo din tignan yung mga nasa Japan or pupunta pa lang sa Japan. Ayan guys, so hindi lang 50% ang makikita nyo dito sa Japan. Pagka nakapunta kayo dito, or pasyal kayo, or dito kayo magtatrabaho, or first-timer kayo, tingin-tingin din kayo ng ganito. Kung kanina, puro 50% yung nakita nyo at binili ko, no? Bumili din ako ng merong 20%. Ito ay bagong products dito ng Yakult. So, para siyang multivitamins or energy drink. Hindi ko lang sure, no? Kasi may mga ano siya, may mga vitamins na nakalagay dito. Vitamin C, vitamin E, vitamin D, may calcium, and isang hindi ko lang gano'n. Seni. So, 3 piraso lang siya. Medyo mahal to kasi dun sa regular na Yakult. Pero, 20% ko siya binili. May 20% off ako dun sa original price dito. Hangga ko hawa. Pamain na lang guys, pamain. So, ayun nga no. Dito sa Japan is yung ano nila is as fresh as possible is mabenta siya. At syempre, yung mga tao dito is hindi ka anong maano sa mga tao dito is ano, hindi ka anong katagal yung expiration. So, mga pagkain dito, mga fresh talaga. So, siguro, kaya siguro din marami ding ano dito, matatanda na mahaba yung lifespan nila, di ba? Kasi mga fresh yung kinakain. Wala masyadong preservative. Kaya, fresh talaga siya. Hindi ganun katagal yung expiration. Wala siya masyadong preservative. Kaya mga healthy din kito pa ng foods. So, yun na guys. Makita nyo na. Di ba? Dami natin. Kanin na lang ulam. Hindi. Kanin na lang ang kulang. Ano ba yan? Kanin na lang ang kulang, guys. Kanin na lang po ang kulang.
So hindi po ako dito nag ano no, hindi po ako dito nagyayabang or something na negative side. So gusto ko lang inform po you guys at sa mga Pinoy kung ano ba yung mga pagkain nila dito, eh paano makakatipid, paano nakakatipid yung mga nandito na sa Japan, and para din tips para sa mga pupunta dito sa Japan and magtatrabaho dito sa Japan or papasyal sa Japan. So tingin-tingin kayo ng mga ganito na may nakalagay na sticker na 20% off and mayroong hanggang. So yun nga, pwede naman siyang ilagay sa freezer guys, like I said kanina, and then initin mo lang siya tapos kakanin, and then yung iba yun, yung iba lulutuin pa eh. So, pwede man yan sa freezer na din. So, yun lang guys, no? Kung meron po kayong tanong, suggestion, or reaction, so, comment down below. And sana sa mga bago, i-subscribe, press the like button, and click the notification bell para sa mga updated na video ko pa po. And then, for your suggestion po sa mga bagong content, gusto nyo pong i-content ko, please just comment down below. So, yun nga guys. Thank you for watching, and kakain na tayo. Itadakimasu!